Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to Godspeed. Magandang gabi mga kapatid dyan sa Pilipinas, sa atin, sa JCM. So, sama-sama ulit tayong manalangin sa Panginoon. At bago tayong manalangin, basahin muna natin yung Luke 10:19. Dito sa Luke 10:19, ang sabi dito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So, dito nakita natin na gustong ipaalala sa atin ng Diyos na hindi lang tayo mag-pray at magtiwala sa Kanya, kundi gamitin natin yung authority na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nasawayin ang pagkilos ng kaaway at durugin, huwag natin itong payagan sa pangalan ni Jesus. So sa oras po ito, yan yung ating ipofocus sa ating panalangin, that we will exercise our authority, rebuke the works of the enemy sa sitwasyon na to, in this coronavirus sa ating bansa at sa buong mundo sa pangalan ni Jesus. So, sige po, sama-sama nating idulog yan sa Panginoon at tayo ay manalangin. Lord, salamat pong muli pagkat pinaalala mo sa amin, Lord, that we have authority to trample the works of the enemy, Lord God. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy naming sinasaway ang gawa ng kaaway in Jesus' name. Pinapaalis namin ang COVID-19 sa pangalan ni Jesus. Ito ay mamatay sa pangalan ni Jesus at mawala na sa pangalan ni Jesus sa buong mundo, Panginoon. At patuloy nga, O Diyos, sinasaway din namin na ang kaaway, ang COVID-19, hindi makakarating sa aming pamamahay, hindi makakapasok sa aming pamamahay in Jesus' name, hindi maapektuhan ang aming personal na pangkatawan at ang aming mga pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, O Diyos, na sinabi mo, Lord God, every time we exercise authority, Lord, you will release your ability, you will release your power in this situation, Lord God. Ama, sa pangalan ni Jesus, tumatayo kami with that authority, rebuking the works of the enemy. Lumayas ka na sa pangalan ni Jesus, COVID-19 ka. Kung ikaw ay COVID-19, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay susunod at masusunod ang Panginoong Jesus over you. At kung ikaw ay may tuhod, ikaw ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon. At binigyan mo kami ng authority, Lord God. And we exercise that authority and enforce that authority in Jesus' name. Amen. So salamat mga kapatid at ang patuloy kong panalangin. Dito sa Qatar, naingatan niya tayo dyan ng Panginoon at huwag tayo masyadong magpanik dun sa mga napapanood natin sa balita at ang dalangin nga natin patuloy palakasin ng Diyos yung loob natin. Although reasonable naman yung mga naiisip natin kung paano nga yung pagkain, pero ang pinagkakatiwalaan natin ng Diyos, kagaya nga ng makikita natin sa Bible, sa mga pagkakataon nagkakaroon ng tag-hirap, tag-utom, yan naman mas lalong pinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, lalo na sa mga anak niya na nagmamahal sa kanya, na magtitiwala at patuloy na naniniwala sa kanya. So yan po ang gusto nating i-exercise at the moment, keep calm lang tayo, at kung sakaling parang magpapanik na tayo, sabihin natin, praise the Lord, hallelujah, tulungan mo kami Panginoon. Yun yung best way na makita natin na makatulong sa atin kung sakaling hindi natin maiwasan yung magpanik. O kaya makinig tayo ng praise and worship songs, o kaya declare natin yung goodness ni Lord. Sabi nga dun sa Psalms, I will declare the goodness of the Lord in the land of the living. Sabi nga ni David sa Psalms 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. And again, we have authority to rebuke the works of the enemy. Kaya rebuke din natin yung mga takot natin, yung mga panic natin na lumayas sa pangalan ni Jesus. Salamat mga kapatid at pagpalain tayo ng Diyos at man tayo naroon right now at maranasan natin ang himala ng Diyos sa saan saan man dapo tayo ng mundo na nakikinig sa prayer na ito at sa pag-uusap na ito. Salamat mga kapatid. Godspeed.
Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aaral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aaral. Kung member ka, pwede ka mag-aaral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aaral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aaral. Yung apat na yan, pwede mag-aaral. Idagdag mo pa yung curious sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aaral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwira ng bag. So, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi. Hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ikang matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mo mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan, maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!500 Elite Club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.